Hindi ko ambil ang sasakyan ng aking asawa. Hmm. At kami ang nakatoka ngayong week na to na mag-grocery para sa bahay namin saka sa household ng ibang family members. Nagkakarokas kami ng parang scheduling para hindi kami weekly lumalabas. So this week kami yung lalabas. Try natin kung ilang oras kami pipila bago kami makapasok sa grocery and kung mabibili namin lahat kasi medyo strict yung anti-hoarding dito sa Venezuela. Meron kami apat na listahan para sa four families na bibilan namin ng mga supply. Ito pala. Naka-mask kami, reusable mask, pero nilagyan namin ng tissue sa loob to serve as filters. And meron din kami mga clean gloves. Ito na lang kasi yung gloves namin na meron para sure na kahit pa paano protected kami. Ayan, papasok na kami dito sa entrance ng SM Val. May pila ba? Na natin. Wala, pero maraming sasakyan. Walang nakabilang tao. Wala bang doon sa taas? Oo, baka nasa loob na sila. First time na lang kasi namin ulit pumunta after ilang weeks. Kaya wala kaming idea kung ano. Sige, mamaya na lang ulit. Siguro mas matagal pa. Tapos, lang. Parang sobrang, siguro kung iisipin mo yung, I'm not complaining kung magko-grocery kami for 2 hours every time na kami yung pupunta. Kasi kung i-consider mo yung iba, sobrang tagal nila. Tapos, maglalakad pa sila pa uwi. Kasi may sasakyan. Kaya sobrang sa ganitong panahon mararamdaman ko gaano ka-blessed in a way kung ano yung ma-appreciate mo kung ano yung mga meron ka sa buhay at saka yun, sana maano rin kung may isip din natin yung mga kalagayan ng ibang tao kasi sobrang hirap talaga. Saka matulungan din sila. At least nga, merong pangbili ng grocery, yung iba wala. So, yun lang. Parang makakabawas tayo sa mga nagre-reklamo sa buhay sa ganitong panahon kung iisipin natin kung ano yung mga meron tayo. At the same time, maisip natin kung paano tayo makatulong sa iyo. Almost lahat ng nakalista na bili namin, hindi lang kami nakabili nung iba dahil unang-una wala na siyang stock. So yung iba, mga parang alternative na lang yung binili namin. Pero yung iba, hindi na talaga kami bumili. Siguro hahanap na lang ng sa online delivery para ma-deliver na lang sa bahay. Hanap kayo ng mga community online palengke sa lugar.
lugar ninyo kasi mas makapapadali yung pamimili nyo ng mga food, mga pangangailangan ninyo sa bahay. Meron din mga gumagawa ng pasabay, yung mag-grocery sila, tapos pipila sila doon sa, kanyari, Pure Gold or SM. And then, habang nasa pila sila, magpo-post sila doon sa online group para kung merong may gusto magpasabay, magsyempre magdadagdag na lang sila ng additional charges for services and delivery. Pero kung may option naman kayo sa ganun, okay din yun. Sa bread, halos wala din option. No? Wala rin. Kaya, ayan, dumaan muna kami sa grocery tuloy. Sa bakery, malapit sa amin. Bago kami umuwi. Para makabili din ang pinapay ng price. Kasi yung sa necessities, mga sabon, ganyan, mga alcohol, talagang halos empty yung shelves. Tapos yung sa sabon, konti na lang din yung mga tag dito. Choices, pero yung mga luxury like chocolates, ganyan, walang pumapansin. So kahit pa paano, good thing yon na nagiging smart tayo sa ganitong panahon. Alam natin, practical yung kung ano yung kailangan natin. Saka kung ano yung mga pwede namang sakana lang. Ito na ako.